Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kada taon, may 1 milyong Pilipino ang nakakagat ng aso. Meron kasing uri ng mga aso na sadyang mabangis at hindi bagay alagaan ng mga first-time dog owners. Gayunpaman, kahit delikado ang ilang breed ng aso, dapat mong makita ang kanilang mga cute na babies. Ito ang mga tuta na parang anghel habang bata pa. Ngunit kapag lumaki na, parang ng demonyo sa tapang. Kaya sa video na ito, mapapanood mo ang 8 cute puppies ng mga delikadong dog breeds. Simulan natin sa Alaskan Malamute. Ito na ata ang pinaka-cute na tuta sa ating listahan dahil mukha silang cotton candy sa sobrang taba. Mukha silang stuffed toy na gumagalaw kaya maraming dog owners ang naiinganyong mag-alaga sa kanila. Mukha pa silang anak ng wolf kaya bonus points ito sa naghahanap ng maaalagang aso. Dito sa Pilipinas, pwede kang bumili ng tuta ng Malamute sa halagang 30,000 pesos. Pagkalipas ng isang taon, ang dating tuta ay maaaring lumaki bilang mabangis na aso. Maraming dog owner ang magpapatunay kung gaano ka-agresibo ang Alaskan Malamute. Sa tuwing pinapaliguan, kailangan busalan ang nguso nito upang hindi ka makagat. Hindi rin ito ang aso na mahilig makisama sa ibang aso na hindi niya kilala. Kung mag-aalaga ka nito, dapat ay meron kayong gate para hindi ito makakagat ng mga tao na dumadaan sa inyong bahay. Oo nga pala, kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat! Number 2, Giant Schnauzer. Ito ang aso na sobrang energetic at mahilig makipaglaro sa kanilang amo. Kaya naman madalas ang mga nag-aalaga rito ay ang mga dog owners na mahilig na makipaglaro sa aso. Sobrang bibo ng mga aso na to kaya nangangailangan ito ng proper training upang lumaking disiplinado. Dahil kung hindi, ang iyong schnauzer ay maaaring lumaki bilang mabangis na aso. Ubod ng tapang ang mga aso na to kaya sila madalas ginagamit bilang security guard sa mga bahay at properties. Inaatake nito ang mga tao na hindi niya kilala kaya mabisa sila bilang tigabantay ng bahay. Kahit mabangis ang aso na to, sobrang matapat sila sa kanilang amo. Ito ang dahilan kung bakit sobrang protective ng aso na to dahil ayaw nilang mapahamak ang kanilang amo. Sobrang lakas pa nitong kumahol kaya maganda silang bantay sa bahay. Number 3, American Bulldog. Kung mahilig ka sa asong kulubot ang balat, ito ang breed na magugustuhan mo. Kapansin-pansin kasi ang ekstrang balat nito na parang wrinkles. Gayunpaman, hindi maitatanggi na ubod ng cute ang mga American Bulldog. Parang ang sarap kurutin. Pagkalipas ng isang taon, ang dating tuta ay maaaring lumaki bilang mabangis na aso. Ito na ngayon ang pinalakas at mas pinatapang na American Bulldog. Alam ng maraming tao kung gaano kabangis ang aso na to kung mapupunta ito sa tao na hindi marunong magdisiplina ng aso. Kaya naman importante na palagi may busal ito sa nguso dahil hindi mo mahuhulaan kung kailan sila magiging agresibo. Gaya ng nangyari sa Victoria Park sa London nitong March 2023. Inatake ng American Bulldog ang kabayo ng pulis matapos itong pakawalan ng kanyang amo. Kitang-kita sa video ang sinapit ng kawawang kabayo dahil sa kagat ng aso. Lumapit ang ilang concerned citizen upang awatin ang aso. Mabuti na lang at pagkalipas ng 5 minuto, humupa ang tensyon matapos kunin ng dog owner ang kanyang bulldog. Dahil dyan, hinihikayat ang mga tao na huwag mag-alaga ng American Bulldog kung wala kang sapat na kaalaman sa pagdidisiplina ng aso. Number 4, Golden Retriever. Sa lahat ng mga aso, ito na ata ang breed na gusto kong alagaan. Sobra kasi nitong cute at ang sarap siguro nitong yakapin. Dito sa Pilipinas, pwede kang makabili ng Golden Retriever sa halagang 20,000 pesos. Maamo ito sa lahat ng tao kaya madalas itong alagaan ng pamilya na may mga bata. Pagkalipas ng 1 taon, ang dating tuta ay maaaring lumaki bilang mabangis na aso. Nagiging agresibo ang Golden Retriever sa tuwing mapupunta ito sa irresponsibleng dog owner. Akala kasi ng mga tao na porket mabait ang aso na to, pwede na nila itong asar-asarin. Madalas nga sa nakakagat ng Golden Retriever ay ang mga tao na nang-iinis sa kanila.
Sila ang pinakamabait na aso, ngunit huwag mo silang gagalitin kung ayaw mo makita ang kanilang beast mode. Number 5, Great Dane. Ito ang tuta ng pinakamalaking breed ng aso sa mundo. Kapag isinilang ang tuta ng Great Dane, may timbang na ito na 1 kilo. Pagkalipas ng 1 buwan, ang bawat tuta ay may timbang na 4 na kilo. Mabilis lumaki ang mga tuta ng Great Dane, kaya hindi mo na mapapansin na 8 kilo na ito pagkalipas ng 2 buwan. Dahil sa cute ang mga tuta ng Great Dane, maraming interesado mag-alaga nito. Ang hindi nila alam, ang kanilang tuta ay pwedeng lumaki bilang higanting aso. Magaling na tigabantay ng bahay ang aso na to, kaya walang magnanakaw ang uubra sa kanila. Ito ang naranasan ng magnanakaw na to matapos siyang atakihin ng Great Dane. Sa umpisa ng video, makikita ang magnanakaw na pumasok sa pintuan. Agad namang lumapit ng Great Dane upang usisain ang kanilang bisita. Hindi alam ng aso na isa pala itong magnanakaw. Maya-maya lang, biglang dumating ang tunay na may-ari ng bahay at sumigaw ito nang makita ang magnanakaw. Agad naman tumakas palabas ang lalaki, ngunit hindi ito pakakawalan ng aso basta-basta. May kita na ilang beses niya itong sinakmal malapit sa mukha bago pa ito makatakas. Dahil sa katapangan ng aso na to, nailigtas niya ang buhay ng kanyang amo. Number 6, St. Bernard. Kung gusto mong mag-alaga ng malaking aso at hindi mo gusto ang Great Dane, bakit hindi mo subukang mag-alaga ng St. Bernard? Kilala ang aso na to bilang maamo at malambing sa mga tao. Mabait at masunurin ang mga St. Bernard, kaya pwede itong alagaan ng mga first-time dog owner. Pero bago ka pa mag-alaga ng St. Bernard, dapat mong malaman kung gaano ito kalaki pagkalipas lang ng 1 taon. Kaya nitong bumigat ng 60 hanggang 80 kilos. Sa sobrang bigat ng aso na to, mahihirapan kang kontrolin ng 1 St. Bernard. Para itong leon kung magalit, kaya kung may makita kang St. Bernard, huwag kang basta-bastang lumapit. Kung plano mong mag-alaga ng St. Bernard, siguraduhin mong malakas ang iyong braso para mapasunod mo ang ganito kalaking aso. Number 7, Bull Mastiff. Ito ang breed ng pinaghalong bulldog at mastiff. Sobrang cute ng aso na to, kaya hindi nakapagtataka na isa rin ito sa pinakamahal ibenta. Dito sa Pilipinas, binibenta ang aso na to sa halagang 90,000 pesos. Hinay-hinay nga lang sa pagpili ng bull mastiff dahil pwede ito lumaki bilang mabangis na aso. Hindi ito ang aso na mabait sa mga tao na ngayon niya nakita. Sobrang protective ng aso na to sa kanyang mga amo, kaya ayaw nila ng may ibang tao ang pumapasok sa kanilang teritoryo. Kung mag-aalaga ka ng aso na to, dapat ay nakatali ito kung dadalhin mo sila sa lugar na pampubliko. Mas maganda kung merong bakal na gate ang inyong lugar para ligtas din ang inyong kapitbahay. Sa ganitong paraan, ligtas ang lahat pati na ang ibang aso sa kalsada. Hindi kasi biro ang maatake ng ganito kalaking aso. Ikaw, interesado ka ba mag-alaga ng ganitong aso? Alin sa mga aso na to ang may pinaka-cute na tuta? I-comment mo na yan sa ibaba nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Kate Kichi at Kurt. Hello rin kay Jake Gaming, Ezekiel O. Biluno, Ethan James Madronio, Rolly Bautista, Max Antonio Estolano, at happy birthday kay Kyle. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!